Magsitayo na po ang lahat at ating pundasalin ang Regina Cheli. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Reina sa langit, magalak ka, aleluya. Sapagkat ang minarapat mong taglayin, aleluya. Ay muling nabuhay ayon sa kanyang sinabi, aleluya. Ipanalangin mo kami sa Diyos, aleluya. Magalak ka at magpakaligaya, O Birheng Maria, aleluya. Sapagkat ang Panginoon ay totoong muling nabuhay, aleluya. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong lumigaya ang buong mundo sa pagkabuhay ng iyong anak na Panginoon naming Heso Kristo, alang-alang kay Mariyang Birheng Ina ng Diyos. Ipagkaloob mong makamtan namin ang galak ng buhay na di matatapos. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at kailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at kailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at kailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Manatili pong nakatayo ang lahat. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagpapakaisa ng Espiritu Santo na way sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Biyernes tayo na ikapito na linggo ng Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Poong Hesus Nazareno. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay narin sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman ikisa sa atin, sumita ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon naman na cross-posting ng mga chapels, groups, at communities. Idadagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, ang kaso ni San Pablo ayon pa sa Gawa ng mga Apostol ay nabalita kay Haring Agripa at kay Bernice upang ito'y dalhin doon sa Caesar ng Roma. Tama yung sinabi ng Panginoong Hesus na magsasaksi si San Pablo sa Ebanghelyo doon sa sentro ng Imperyo ng Roma.
sa ating Ebanghelyo ni San Juan. Tinanong ng ating Panginoon ng tatlong beses kung iniibig ba ni Pedro ang ating Panginoong Hesus at kung ano ang dapat niyang gawin bilang isa sa mga alagad na dapat magpahayag ng pagmamahal sa Panginoon. Tayo'y tinatawag din na magpahayag ng pag-ibig sa ating Panginoong Diyos at magpahayag ng pagmamahal sa isa't isa. Ngunit dahil sa ating karupukan at kahinaan tayo nagkasala, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyong kapatid na lupa akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria at sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Paawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan. Sa pagluklok mo kay Kristo sa iyong kanan at sa pagdudulot ng Espiritu Santo ng kaliwanagan, ipagalob mong sa pagsasalo namin sa iyong bigay, ang aming katapatan ay lalong madagdagan at kami sumapit sa kapupunan ng pananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumating sa Cesarea si Haring Agripa at si Berenice upang bumati kay Festo. Nang matagal-tagal na sila roon, inilahad ni Festo sa hari ang tungkol kay Pablo. Si Felix ay may iniwan ditong isang bilanggo, wika niya. Nang ako'y nasa Jerusalem, isinakdal siya sa akin ng mga punong saserdote at ng matatanda ng mga Hudyo at hiningin parusahan siya. Sinagot ko sila na hindi ugali ng mga Romano ang magparusa sa sinumang nasa sakdal nang hindi muna nagkakaharap ang magkabilang panig. At nagkaroon ng pagkakataong makapagtanggol sa sarili ang nasa sakdal. Kaya't nang dumating sila rito, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan din, ipinatawag ko sa hukuman ang taong iyon. Nang magkaharap-harap sila, siya na may hindi nila ipinagsakdal sa anumang mabigat na pagkakasala na inaakala kong ipararatang nila. Ang pinagtatalunan lang nila ay tungkol sa kanilang relihiyon at sa isang taong ang pangalay Jesus. Patay na ang taong ito, ngunit ipinipilit naman ni Pablo na siya'y buhay. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin sa bagay na ito. Kaya tinanong ko siya kung ibig niyang sa Jerusalem siya litisin. Ngunit tumutol si Pablo at hiniling na ipaubaya sa emperador ang pagpapasya sa kanyang usapin. Kaya't pinabantayan ko siya upang ipadala sa emperador. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy, papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan at huwag mong lilimutin iyong kanyang kabutihan. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Ang agwat ng langit at lupa, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayon-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Ang puon nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan. Mula doon, sa nilikhay magaharing walang hanggan. O purihin ninyo siya, kayong mga anghel ng Diyos, kayong mga nakikinig at sa kanya'y sumusunod. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Magsitayo na po ang lahat. Espiritu'y magtuturo ng aral at pagkukuro ni Jesus na ating guro. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling napakita si Jesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Upo, Panginoon, naalaman ninyong iniibig ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Upo, Panginoon, nalaman ninyong iniibig ko kayo. Ani ni Jesus, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat maikatlo siyang tinanong, iniibig mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, nalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamatay si Pedro at sa gayoy maparangalan niya ang Diyos.
Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Ito ang mabutang balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna po ang lahat. Isang mapagparang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Jesus Nazareno. Biyernes tayo, araw ng pong Jesus Nazareno, araw ng ating pamintuho sa Kanya. Kaya po, nagsiksikan po tayong lahat at alam ko nahirapan kayo na pumila doon sa mainit na labas. Pero inyo pong ipinapahayag ang inyong pag-ibig sa ating poong Jesus Nazareno. Ang pag-ibig sa salitang Hebreo ay ahava. Pero sa ating ebanghelyo ngayon, dahil ang ating ebanghelyo ay nakasulat sa orihinal, sa Koinokon na Griego, ang salita pong ginagamit dito ay ang agape. Kung atin pong malalaman, lima po ang salita ng Griego tungkol sa pag-ibig. Una, yung philia, ordinaryo na pagmamahal. Eros, yung romantiko na pag-ibig. Sinya, yung mayroong pag-uunawaan. Storge, yung iniibig mo ang iyong kapwa na siya ay parang kabahagi sa pamilya. At agape, ito yung tunay, dalisay at banal na pag-ibig. At ito po yung ginagamit dito sa ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 21, Verso 15 hanggang 19. Kung atin pong tingnan ang ating mga pagbasa, ito ay patungkol sa pagpapahayag ng Ebanghelyo ng pag-ibig. Kaya po sa ating unang pagbasa, wala doon si San Pablo, pero nag-uusap si Haring Agripa at si Berenice kay Festus kung paano dalhin si Pablo doon sa Roma dahil ang kanyang kaso ay hindi po pwedeng gawin doon sa Jerusalem dahil hindi katanggap-tanggap ng mga Hudyo ng ating Panginoong Hesus na namatay at nabuhay muli at nagtuturo tungkol sa pag-ibig ay hindi tinuturing nila na Mesiyas. Kaya upang magkaroon ng tunay na pagpapahayag sa katotohanan, si San Pablo ay dadalhin doon sa Roma. Kaya ito po ang katuparan sa sinasabi ng ating Panginoong Hesus na sinabi na nagpahayag ka dito sa Israel, dalhin mo ang pagpapahayag doon sa Roma. Upang maipahayag ayon pa sa ating Salmo 102 ngayon na ang Panginoon ay siya yung naghanda ng luklukan para sa lahat ng nagmamahal sa Kanya. Pagmahal o pag-ibig ay napakahalaga na bahagi sa ating Ebanghelyo. Atin pong tingnan ang background sa ating Ebanghelyo San Juan, Kapitulo 21, Verso 15 hanggang 19, ay ang versikulo 1 hanggang 14 sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 21, na kung saan si Pedro ay nagyaya sa kanyang mga apostol na sila'y mangingisda. Sila'y hinirang na ng Panginoon na hindi na mangisda ng mga isda bagkos ang kanilang pamalakaya ay para sa pagkuha ng mga tao upang dalhin ang mga tao sa ating Panginoon. Nagbalik sila. Pero hindi sila nakakuha. Noong nakakuha sila, dahil sinabi ng ating Panginoon, doon ninyo ihagis ang lambat at saan sila nakakuha. Pagdating doon, may nakahanda na na pagkain para sa kanila. Ganon kabuti ang Panginoon. At ngayon, tinatanong ni Jesus sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 21, Verso 15, "Simon, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito?" Ano itong mga ito? Yung nakuha nila ng mga isda at yung mga pagkain at yung mga tao na roon. Si Pedro naman ay
tumingin kung sa anong konteksto niya sagutin ang Panginoon. Dahil siya ay nagtatwa sa Panginoon ng tatlong beses na atin pong mabasa sa Ebanghelyo ni San ni San Mateo, Kapitulo 26, versos 69, at sumusunod, Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 22, versos 58, at sumusunod, at Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 18, versos 25, at sumusunod. Pero hindi naman siya sinumbatan ng Panginoon, bakit siya nagtatwa? Ang tinatanong lang ng Panginoon kung iniibig ni Pedro ang ating Panginoong Hesus. Pero alamin natin ang ginagamit ng ating Panginoon salita dito sa Ebanghelyo San Juan 21:15, ang unang ginagamit ng Panginoon ay agape. Kaya sabi niya, agapes, ibig sabihin, iniibig mo ba ako? Alam niyo ang sagot ni Pedro? Dito kasi, opo, Panginoon, alam niyo ang lahat, iniibig ko kayo. Pero ang salita na sinagot ni Pedro ay ang salitang philia. Kaya sabi niya, philio. Nagtanong ang Panginoon sa mataas na antas, agapiseis, mataas yun. Mababa pa rin ang tugon ni Pedro. Hanggang sa versikulo 16, nagtanong ang Panginoon, agapes. Ang sagot ni Pedro, pilio. Ibig sabihin, yun pa rin sa mababa na pagmamahal. Kaya ating Panginoon sa versikulo 17, Kapitulo 21, Ebanghelyo ni San Juan, binaba na rin niya ang tanong kay Pedro, pilis me? Sumagot si Pedro na pilio. So, kalibel ni Pedro, hindi siya gaano makapagmahal ng malaliman. Kahit na ginagamit ng ating Panginoon ang malalim na salitang agape. Kaya sabi niya, agapes. Si San Pedro hanggang pilio lang. Kuminsan sa buhay natin, kaparehas tayo ni Pedro. Na kuminsan kapag hindi natin madama ang presensya ni Kristo, parang mag-iba tayo. Kuminsan mag-backslide. At kung susuriin ang ating mga puso, kuminsan ang level o ang antas ng ating pag-ibig ay ganun lang kababa ang ating marating. Hindi tayo magmahal ng tunay gaya ng pag-ibig ng ating Panginoon. Tingnan niyo naman kung gaano umiibig ang ating Panginoon. Nag-alay na siya ng kanyang buhay, namatay sa paghihirap sa cross, nagbubo ng dugo upang kanyang ipahayag gaano kadakila ang kanyang pag-ibig para sa atin. Pero kung minsan, hanggang mababa lang tayo na antas. Pero ngayon, ipahayag natin ang pag-ibig natin sa ating pong Hesus Nazareno. Kung sino pong umibig ng ating Panginoon, pumalakpak ng mas malakas pa. Kung mahal natin ang ating pong Hesus Nazareno, iniibig natin ang tunay at ang pag-ibig na agape. Pag-ibig na dalisay, pag-ibig na tunay, agape. Ito ay ating maipahayag kung doon mismo sa ating mga tahanan ay mayroong pagmamahalan at pag-ibigan. Kung doon mismo sa opisina, pagawaan, sakahan, o kung saan man tayo, ay ating napahayag ang pagmamahalan sa isa. Magkaroon ng eksperyensya ng Diyos ng pag-ibig. Sapagkat sa unang sulat ni San Juan, Kapitulo 4, Versikulo 8, sinasabi na ang Diyos ay pag-ibig. Kaya kung ang pagmamahalan at pag-ibig ay siyang batayan ng lahat ng ating kilos, lahat ng ating tunguhin, lahat ng ating ilikain sa buhay, ating napahayag na tayo ay sa Diyos, na tayo ay sa ating pong Hesus Nazareno. Alam natin na tayong lahat ay mga dibuto ng pong Hesus Nazareno. Pero dapat rin nating ipahayag na ang ating pag-ibig sa Kanya, ang ating pagmamahal sa Kanya ay isang tunay na pag-ibig, dalisay na pag-ibig, gaya ng marubdob na pagpapahayag ng ating pananalig sa Kanya. Naway, ang ating pag-ibig sa ating poong Hesus Nazareno ay lalo pang lumalalim
lalo pang lumalago at yumayabong sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayin na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, bunga ng pagkaunawang isinugo tayo ng misyong katulad kay San Pedro, hilingin natin sa Diyos Ama na palakasin ang ating panampalataya at atin pong itutugon, Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang Santo Papa at lahat ng may katungkulan sa simbahan, naway gabayan ng banal na Espiritu, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga mag-asawa, naway magkaroon ng matalas na pakiramdam sa pangangailangan ng bawat isa at maging maligaya sa kanilang pagsasama, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga makasalanan, naway makatagpo ng pag-asa at lakas ng loob sa pagpapatawad ng Panginoon kay San Pedro, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga may sakit at nababagabag, naway makaranas ng presensya ng Panginoon sa gitna ng kanilang mga pagdurusa at paghihirap, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway makatanggap ng liwanag, kaligayahan at kapanatagan, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, isinugo mo ang iyong anak upang iligtas ang mundo sa pamagitan ng gawain ng iyong simbahan. Palakasin nawa ang aming loob ng halimbawa ni San Pedro upang magsikap kami para sa paglaganap ng iyong kaharian sa lupa. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Magsitayin na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang paghahain ng iyong sambayanan upang pakundangan sa iyong kinalugdang mga alay ang aming kalooban ay gawing dalisay sa pagdating ng Espiritong Banal sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng mga kapangyarihan, tunay nga marapat ni kay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na rubos sa aming lahat, ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sali ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kahit kaysa namang helsi si awit ng papuray sa humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan.
Magsinod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu ng banal, makalob na ito pang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabuhay ngayon ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo inapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mga Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pukupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na magaling na utos sa turo ni Jesus na pahayag natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
kanyang sangkang bahin ang ngalan mo. Mapasa ang kaharian mo. Sundin ang loob ito sa lupa para ng sanay. Iyan mo kami ngayon ng amin. Akanin sa araw-araw at patawa. Pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tuso at iadya. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tali sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Thank you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Thank you.
Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2024-2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Meron din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESE subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating sa grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang-edukasyong pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screen. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkadalisay mo sa amin at sa pakikinabang sa ginap naming ngayong pagdiriwang, ipagkaloob mong ito ay maging pagsasalo sa patawad at buhay na sa aming kaloob mo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno, kayong narito at kayong mga naugnay sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin na ringgin ng pong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat na nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Marami pong salamat sa iyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi
ng Poong Hesus Nazareno. Palakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng mga narito at naipunay po sa atin. Naway ang Diyos ay laging magpapala sa inyo, siksik, liglig at nag-uumapaw. Pag-ibig. Pag-ibig ay mensahe ng Diyos, hindi lang sa kanyang pagtatanong kay Pedro, siya rin ang tatanong sa atin. Kaya sa buong Biblia, 551 times na ulit ang salitang pag-ibig na sa Hebreo ay ahaba at sa New Testament ay agape. Na sa atin ay pag-ibig. Naway isabuhay natin ito upang ang Diyos ay sumasa puso natin. Ngayon na po ang busbas. Mangyari po lamang itas bagya, magabagay bagay na busbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na Poong Hesus Nazareno. Inaigusan ang cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kilingan ka na nagsusumamo sa iyo. Makamta na nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan mo itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalang imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na may maalala ng pangako ng sabinyag na ikaw ang ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May tingtaglayan kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Poong Hesus Nazareno.